Magandang hapon po sa lahat, sa ating mga giliw na mga taga-subaybay at tagapakinig po ng ating programa. Okay. Ngayong hapon po ay muli tayong paliwanag o tatalakayin natin ang mga issues na patuloy na itinatapon sa atin ng Soriano Group, sapagkat po ay marami din siyang mga kasama na gusto ring sirain ang organisasyon at maging ang aking pagkatao. So, sa kabila niyan po ay baliktad ang kanilang mga akusasyon, dahil according sa kanila po ay naiinggit ang HIPC po sa humanitarian nila sa Hong Kong. So, ang hindi nila alam na akala ko kagabi ay wala na silang komento, sapagkat sa mga group chat na kung saan dati ay nakikita po, tulad sa group chat ng humanitarian at Hong Kong generals po, ay diyan sila nag co-comment. Kaya sabi ko okay na, dahil medyo iba ang topic ko at medyo matahimik tayo sa mga issues. Ang hindi nila alam na sa kanilang bagong humanitarian na group chat, no, ay ganun pa rin. Sana sabi ko na hindi nila alam na mayroon din akong tao diyan sa kanilang paligid, na hindi sila makapaglihim ng kanilang mga activity, sapagkat po ay pinasusurveillance ko rin po. Ngayong hapon po ang tatalakayin natin ay ang mga comment, hindi lang si Soriano, kundi pati ang kanyang mga grupo, para aking masagot at mapaliwanag, sapagkat kung hindi, lalabas na tama ang kanilang mga comment. Gusto nila akong patahimikin at sila lang ang mag-comment, hindi na ako magpaliwanag, di lalabas dyan na tama sila. Pero matapos na maipaliwanag ko po ito, ay babalandra balik sa kanila po. Sapagkat ngayong hapon po ay babasahin ko ang kanilang comment at aking ipaliwanag. Yan po, ay pwede nating, una kasi yan eh,
O, akala ninyo, hindi ko malaman. Lahat ng galaw ninyo po, diyan, alam ko. Okay, yan, natabla na si Soriano dahil hindi na siya naka-uniform, pero may rangko na major general. Okay. Tingnan natin mamaya sapagkat ang ating tao po ay nakapenetrate na doon sa Philippine Consulate at humingi rin ng payo kung ano ang magandang gagawin. At yan po, na take note na kung ano ang mga gagawin na mga hakbang laban sa inyo sapagkat ang humanitarian ninyo po, nalaman namin na pinit ninyo pong ipapasok para gawing legal. Dito malalaman natin paano kayo maging legal sapagkat ibang bansa yan po. Okay po, babasahin po natin ang unang komento sa napakarami nitong mga yan, komento na siguro hindi ko ito maubos paliwanag ang mga comment kasi marami din na sila. Siguro mga dito nagko-comment ang mga lima o apat o lima sila at maraming mga comment. So dito tayo sa alam mo na nakuha nito na pitsahan kagabi alas 11:08 ng gabi, no? Ayan, no? 11 p.m. kagabi yan. Kung inyo po na mababasa po ay nakalagay diyan po sa screen ito po. Major General pa rin. Good evening po sa lahat. Malinaw na po sa atin. Pilit po silang nagawa ng ikasisira ng bawat isa. Sa sobrang inggit po nila, talagang gusto nilang wakasin ang humanitarian group kahit ito po ay wala na sa peak na HIPC nila. Dito po sa mga pananalita mo, Soriano, tulad anong nakaraan, na hindi ko daw naintindihan ang words na idiot dahil English. Ano nga ang definition ng idiot? Oh, dahil English, sabi niya English. Sahin ko muna yan. Alam mo, kahit alam ko yan, gusto ko basahin kasi baka magkamali ako, Soriano, at bumaliktad. Tingnan natin, diba? Tandaan ko, ilang beses ko sa kanya ni... Pakita ko sa tao na hindi ako nagpayayabang na ako ay matalino. Kailangan pakumbaba lang at babasahin ko po. Ang idiot po ang noun, ang definition of idiot, a foolish or stupid person. Yan po. Pero dahil English do, hindi ko alam. Dahil English daw ang idiot. Di pero para sa kanya, ang idiot is expression. Is an expression. O sino tama sa atin? Oh, ang kinuha ko ang kalaman ni Merriam-Webster or ikaw, Soriano? Hindi daw ako makaintindi ng idiot na definition niya. Inabasa ko. Sino ang tama sa atin? Ang idiot ba ay expression? Is an expression according to you? Napakaliwanag ang paliwanag dito po ni Merriam-Webster. Nang definition ng idiot is a foolish or a stupid person. Sinabi ko hindi ko daw nintindihan dahil English. Pa English ka pa. Hindi mo nga alam ang definition ng idiot, English ka pa. Nakakaya ka, Soriano. Gawin ka namin ngayong katatawanan. At isa pa sa sinabi niya, wala daw ako advisor. Sabi ng isa na comment dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ang advisor kong present ngayon. Kahapon, marami-rami, pero baka mag-adatingan pa mamaya ang mga apo ni Taisimo. Yung sabihin na wala akong advisor, ulitin natin naman. Good evening po sa lahat, malinaw na po sa atin, na pilit po silang nagawa ng ikasisira ng bawat isa. Sa sobrang inggit po nila, talagang gusto nilang awasakin ang humanitarian group kahit ito ay wala na sa peak na HIPC. Diba? Bakit hindi ba kayo peke? Pumupunta pa nga kayo dun sa akin sa Philippine Consulate kung payagan kayo, hingi kayo, pero hindi kayo obra.
Sapagkat ang ID ninyo pinakita doon, it's a PC pa rin. Bakit namin alam, ipakita na nakapunta ta ang grupo natin sa consulate. Akala, oh yan na. Pumunta ako. Hindi ko lang ano picture nila, pero marami sila doon. Ayan po, Paolo Saret, di Saret, consul. Kala nyo nagbibiro kami. Tapos daw ang it's a PC pick, sila daw, hindi. Hindi, wala pa nga kalong lisensya dyan eh. Alam mo, may babasahin ako dito na nagsisisi, sabi niya, muntik na tayo makulong noon. Buti lang, hindi natuloy ang OT. Kasi wala kayong, kumbaga wala kayong bearing dyan para kumagsalita kayo. Akala ninyo ang consulate na sa ilalim ninyo. Hindi mo ba alam, ninyo alam, nagabigay ang Philippine consulate ng payo kung paano kayo makukulong dyan. Tandaan nyo yan. Pero kung kayo magsalita ito, napakarami, akala mo, ito isa, maghintay ka isa ka ha, dahil may kaso ko na. Ito po ang isang comment ng isang neutral ha, neutral ha. Okay, salamat. Lagi pa pala nang kita niya sa amin o sa OT King. Laki pala nang kita nila sa amin sa OT King, sir. Sagot niya, ang dami namin, 200 na mahigit. Sabi niya na, akala niya nabibiro ako yan. Yung mga baguhan, ang sigil ay 160, tapos yung mga may rank ko 300. Kada isa yan, tapos niloko niya kami, sa utiking munti kami papapahamak. Yan. Tapos kung magsalita kayo, puro lang kayong awa, matulungin, mamaya isa-isahin natin yan. May ipakita ba kayong tinulungan dyan? I-comment ninyo ako na wala akong tinulungan. Paano ko tutulong? Dalawang araw lang ako dyan. Pero dito sa Pilipinas, at hindi lang dalawang araw. Nahiya lang kong sabihin ang pangalan ha, dyan sa Hong Kong. Kasi wala pa akong permiso, pero baka pa siya mga testimony. May tinulungan ako dyan ha. Natagal nang walang trabaho. Walos wala na makakain. Nagbigay ba kayo? Pero ako, nagbigay ako ng $500. Para sabi ko, kahit isa business ninyo pagkain ito, makatulong ako ng konti. Pero kayo may tinulong. Pag makonvince ko yan, at marinig niya ito at siya pa magsabi. Kung kayo po ay matulungan, bakit hindi niyo tulungan ito? Membro pa ninyo dati ito sa HRPC. Pero hindi ako nagsasalita. Nabanggit ko lang ngayon kasi nasasaktan ako pag sabihin ninyong wala akong debil nga eh. Mamaya basahin ko dito. Tingnan natin kung sino ang debil. At Suryano, huwag ka nang magpasikat na marunong ka. Sinabi mo kasi dito na palibhasa English, hindi ko naunawaan ang definisyon ng idiota. Ikaw po lang mali. Ang kinuha ko pong definition po ay definition mula sa kay Merriam-Webster. Mas magaling ka pa dyan. Ikaw kasi hindi mawala sa sarili mo ang magpayabang na marunong. Wag ganyan. Marami dito mamaya. Marami naman tayong kwan. Busin ito basa. Basta may mga dito yan eh. Huwag kang mamalaki. Sumunod sa kanya ang kanyang mga kwan, mga tauhan na hindi nila iniisip ang kanilang mga sinasabi. Ito po. Mula ito sa kay sino kay mula sa kay Aris. May ask me, I ask Sir Major General Suryano, what have you noticed to this place? Ba English speaking lagi to ha? I noticed, sabi ni Suryano, that Pico is a real devil. Isipin mo yan. Salita ba yan o kataga ng isang taong matalino? At sabi mo, matulungin? Dito po lang lumalabas sa bibig mo po.
ay salita talaga ng demonyo. Sapagkat mulat sa pulpo, wala namang salita ng matinong tao ang lumalabas sa bibig mo, tapos magapayabang ka pa na matino kang tao. O isipin mo, I notice that Picus a real devil. Isipin mo yan. Sa mga giliw po nga, mga taga-subaybay po, at taga-pakinig po, anong una parang nasaktan na po? Pero ngayon, ay manhid na ako sa mga salita mo na yan, sapagkat wala namang maniniwala sa Isoriano, may maliban sa tatlo na nakasagutan nyo dito. Mamaya, babasahin ko ang mga comment ng mga taga-hungkong po, bagsak kayo. O, nakita nyo yan, akala nyo, nagbibiro ako na may pumunta na sa konsol. Ibalik mo nga, brother. Mga giliw kong mga taga-subaybay po, kung ako magsalita dito po, may proof po. Yan po, ang proof. Sa totoo lang, may mga picture yan sa likod na marami sila nagpunta doon. Kaya layo ko rin kasi ma-identify ni Soriano ang mga mukha. Pero yan po, siguro nakapunta rin kayo sa Philippine Consulate. Alam nyo yan, si Paolo Bizarret, consul. Yan, sa ilalim pa. Yan po. Si Arnel B. De Luna, assistant sa to the national officer, assistant to the national officer. Ibig sabihin doon kami wakwak, kayo wakwak, wala pa gani. Dito sabi mo dito ari sa ito sabi niya. Kala mo. Napakarami dito. Ito pa. Ito, akala mo, para makita ng giliw namin taga-subaybay. Ayan po. Ito po ang salita ni Soriano po. Panay kasinungalingan kapiko. Kaya napakalaking kaso haharapin mo. Ayaw mong tumigil sa dakdak mo. Hindi mo na kami member para mag-aganyan ka, idiot. Kulong ka 100%. Anong batayan mo, Soriano? 99.9% lang. Kahit 99.9% lang, sabi ng ako ni Anitay Asimo. 100% kulong. Paano mo kumukulong? Dahil hanggang ngayon, hindi ka pa nakasampa ng kaso. At puro talaga bumabaliktad ang binabanat mo sa akin. Ngayon naman, sinabi mong devil ako. Sa gawa po, mapapatunayan natin ang devil. Ang mga sinasalita mo ba, salita galing sa Diyos yan, na isang matanda, na tulad ko, sabihin mong bubo kang matanda ka, idiot kang matanda ka, gago kang matanda ka, manluloko kang matanda ka, may apat na babae kang matanda ka, at ang matandang magnanakaw ka. Salita ba na nanggaling sa Panginoong Diyos yan o sa devil? Yan po mga giliw kong mga taga-subaybay. Sapagkat tinanong sa dito ng isa, may Sir Major Soriano, Major General, what have you noticed to this place? Pa-English-English naman ito. Alam mo, i-post ko niya ang mukha niya. Akala niya hindi ko alam ha. Ito sagot na. Sagot ni Soriano, I noticed that Pico is a real devil. Brad, ang pa-English-English, akala mo hindi ka abot? Ares? Ito, mukha mo, ipapan natin dito. Takpan mo lang ang mukha ko kasi kasi kasama kami. Pero hindi bali, pareho, hindi bali, dahil tingnan natin. Hindi naman ako devil dito eh. Tingnan mo. Ito. Kaya lang. Ikat mo ito, Brad. Nagkakat nila. Ikuan ko, ah. Para hindi malaman ang agent natin, tingnan natin. Yan ang English speaking. Nagkapasa ko sa'yo. Sa, kwan? Sa PC? Kala ninyo, Tingnan mo basta hindi lang madala ang pana. Picture lang namin. Ito lang ang mga, ito lang lalabas. Ares, akala mo hindi kita. Nangamusta ka pa nga sa akin, tabi tayo eh.
Oh, pa-English-English ka pa? Look, talaga lugi ninyo, para magkaunawaan tayo. O, tingnan mo si Soriano. Hindi daw, hindi mo yan naintindihan, ang idiot kasi in English ko. Oh, sino tama sa atin? Yung binasa ko ang definisyon mula kay Merriam-Webster o mula kay Herbert Soriano. Nang idiot daw is an expression. Nakakahiya ka, Soriano. Oh, ayan. Akala mo aris hindi ka makilala? Yan mo. Ikaw ang sunod ko dito. Akala mo? Ako, napuno pa rin ng awa ako, kaya nga, hindi nga ako nag-file sa iba eh. Pero dahil sa ginagawa mo na yan, magtay ka. Oh. Oh. Pa-English-English ka pa. Oh, ang ilong mo, napaka-kurap pa. English-English. Ah, katabi mo, mistiso. Ah, tapos pa-English-English ka pa. Oh. Tingnan mo ang katabi mo, mistiso. Ikaw, akurapa. Ah, oh, tapos pa English-English pa. Hindi nga nag-English-English dito si Quinn. Ah, pero sikreto lang namin yan. Amin-amin lang yan. Ah, tapos sikreto lang yan. Mabigla lang kayo pag binigyan ako niya. Ah, i-force ko dito. Oh. Ah. Kala mo hindi ka maabot? Abot ka na nakin. Sus. Okay, ano, medyo makanya hindi malinaw kasing kwan eh. Pero hindi balik. Ito. Ito naman ang sabi ng isa. Kala nyo hindi kayo maabot? Ah. Ah. May link po ba kayo sa live ni Pico, Madam Kim? Ano naman kaya pinag-walwal niya doon on air, paman? Di pa rin siya tumigil, sabi ni Juanito. May kaso na to si Longrich. Kaso ka na, hintayin mo na lang. Tapos sabihin niya pa siya, ang ganda ng view ng dagat-dagatan. Ikaw talaga, ibig sabihin na nanonood sila, nagiliw rin sila sa ating mga palabas, okay? Ganado talaga siya mag-alive. Ha, ha, ha. Sabi niya pa, sinong sabi niya? Si Kendra. Mahal niya tayong lahat kasi dili niya binabanggit ang humanitarian. Naghihinayang siya. Na idaan na lang sa kanto. Paano ko mag-inayang inalis ko nga? Alam nyo, lahat dito, alisin ko talaga ito. Inalis ko ay tatlo, apat pa lang. Soriano, si Kendra, si yung isang si Labra at si Guana. Yung tumboy. So, kayo, ubusin ko na kayo alis. Oh, lahat ito na sumausaw, alisin ko kayo. Oh. Paano kung may inggit sa inyo? Kaya inggitan ko ang panguliksyon ninyo sa pira ng kapwa ninyo OFW? Ah, yan ba ang kainggitan ko? Kasi po, may patunay akong totoo. Kasi po, nabasa ko na kailangan ipaliwanag ninyo yan or ibalik ang inyong kinuliksyon. O, hindi ba kayo maawa kung magsalita kayo? Akala mo. Ito pa, hindi ko pala naubos. Basa to. Okay. Major General, good evening po sa lahat. Malinaw na po sa atin. Pilit po silang nagawa ng ikasasira ng bawat isa. Sa sobrang inggit po, sila talagang gusto nilang wasakin ang humanitarian group kahit ito ay wala na sa peak na HIPC nila. Kung kayo po ay isang taong matuwid at walang masamang balak at panira sa kapwa,
Paano ka makapagsabi na fake? Samantala kayo fake na yung matala, wala pa kayong dokumento. Nagpunta pala nga kayo sa ay, sa doon sa Philippine Consulate para magparehistro. Ha? Ay, paano ka baliktad yan? Walang maniniwala sa iyo, Soriano, na ang HIPC po is fake. Maliban lang sa talagang pinipikit mo ang mata mo noong magkasama tayo sa HIPC, di ba? Noong andyan po ang mga member ng IPC, hindi HIPC. Nanindigan ka nga tayo po ay hindi paid. O ngayon ay pinalis ka, bigla na nag-paid. Ganyan ba? Ha, ganyan ka ba, Soriano? Eh, ilan lang kayo sa Hong Kong, tandaan nyo yan. Diyan mismo sa Hong Kong ang kalaban ninyo, hindi dito sa Pilipinas. At sabihin nyo mag-file kayo ng kaso. Ha? Ito sa ilalim, next paragraph. Maging mainahon na po tayo at ang gagawin po natin sa pagkasampa ng kaso kay Pico. Kasama sinuman ang kasabwat niya po. No mercy. No mercy. Naalala ko naman, we fight as one. Di mo nga alam definisyon ng idiot, mapait ka pa. Tapos palabas pa na mali ako dahil English, hindi ko munuwaan. Mari pa hindi ko munuwaan, Soriano. Kahit sa karanasan lang, talo ka sa akin. Sa edad ko na ito. Oy. Ilang term akong barangay captain po ng City of Iloilo. Tandaan mo yan. Ha? Tagal ko rin na nag-trabaho sa Red Cross. Dati rin akong sundalo. At ngayon, Supreme Commander. Eh, ikaw ano? Tapos. Oh, ayaw mo lang magpatalo. Dapat appear lang. Huwag mo sabihin bubu iba. Ikaw, matalino ka? Ha? Matalino ka? Hindi, wala. Lahat na ng iyong paninira dito, mali. Ah, mali na mali. Marami ka nang mali po. Unang-una, magsabi ka na 100% kulong ka. Saan mo kinuha yan? Ah, 100% wala kang apiyansa. Paano mo nalaman yan? Ah, mag-ingat ka, ipakukulong kita sa Muntin Lupa. Hindi pa nga nakapapaila ng kaso mo eh. Sintensyado na ako. Soriano, alam mo, naawa rin sana ako balik-balikin dito ipahiya ka, pero hindi ito papahiya. Kundi ito po ay paliwanag ko na mali ka. Tulad ng sinabi mo dito. Kaya nga pala, hindi mo nanawaan na idiot kasi English ko. Ibig sabihin, hindi ako nakawa, ikaw ang nakaunawa. Pero nang malaman natin, ha? Ang tunay na definisyon po, napakalayo ng sagot mo. According sa iyo po, ang definisyon ng idiot is an expression. Di mali yan, nakakahiya. Di ba? Tapos, ano mercy? Di, kung ano mercy kayo, di ba, nasabi ninyo dito na mawain kayo, matulungin kayo. Tapos, ano mercy pala? Oh, sa mga taong sa akin naniniwala, wala pala kayong mercy. Oh, ladies and gentlemen, mga taga-subaybay ko. Tapos, paulit-ulit mong pinapasok si Payatos. Oh, pinaliwanagan ka, hindi mo pa catch, hindi mo pa gets. Ha? Nakawawa ka. Bukas po, mga giliw kong taga-subaybay, ay ang guest ko po sa programa kong ito ay no other than si Chairman Tiburcio Villamor Marcos po. Makasama natin bukas sa programa natin. Kasi kagabi po ay matagal ang aming pag-uusap. Yan lang po ang hindi alam ng iba.
So mayroon kaming mga pinag-usapan na hindi ko rin pwedeng babanggitin sa programa ito ngayon. Bukas po ay ako ay magtatanong at ang mga audience para siya mismo ang magpaliwanag. Sabi ni Soriano po, mga kasama, nandito po tayo na may iisang layunin ang makatulong po sa kapwa, hindi sa sarili. Ang inggit at kasakiman ay hindi po mananaig sa ating katotohanan, ating kalooban. Pinagsama-sama po tayo na may isang pusong mapagmahal sa kapwa. Maging matibay po tayo sa lahat ng pagsubok, lalo na sa mga kampo ng masasama. Tayo pa rin po ang magtatagumpay sapagkat kakampi natin ang Diyos Ama. Napakasinungaling. Bago mo lang sinabi dito, maging may nahon po tayo. At ang gagawin po natin sa pagsampa ng kaso kay Pico, kasama sinuman mga kasabwat niyo po, no mercy. Di kinuntura mo itong salita mo naman dito na tayo po ang magtatagumpay sapagkat kakampi natin ang Diyos. Sabi mo dito, makakatulong tayo po ang makakatulong sa ating kapwa, hindi sa sarili o sa inggit. Kinukontra-kontra mo ang iyong salita, Soriano. May salita ka dito na mga kasama, nandito po tayo na may isang layunin. Ano nga layunin? Ang makatulong po sa kapwa, hindi sa sarili. Salungat na. Ang inggit at kasakiman ay hindi mananaig sa ating kalooban. Pinagsama-sama po tayo na may isang pusong mapagmahal sa kapwa. Di saan ang pagmahal mo sa kapwa? Kung sabihin mo, no mercy. Di sinungaling ka. Dahil Diyos Ama ko, no, mayroon na sabi niya, sapagkat kakampi natin ang Diyos Ama. Paano kakampi ang Diyos Ama sa iyo? Sapagkat ang laman ng iyong bibig po at bunga nga ay paninira. At alam mo, nakasulat po sa banal na kasunalatan na pag sinabi mo po sa kapwa mo o sa brother mo o sa kapwa mo tao, nagago, nakapatay ka na nga eh. Turak yan, ilang bisis mo sinabi sa akin yan. Soriano, o mga giliw kong mga taga-subaybay po, maniniwala ba kayo na si Soriano po ay may pusong mapagmahal sa kapwa? O yan po ang sabi niya dito, sama-sama po tayo na may isang pusong mapagmahal sa kapwa. Tapos dito po, sa kanyang text po na yan, ilagay mo dito yung una-una. Mapagmahal sa kapwa ba ito? Soriano? Mapagmahal ba ito? Ang last words mo? No mercy! Puno po ang bibig mo ng masasamang salita o kataga. At ito pa, kung mapagmahal ka sa kapwa, Soriano, bakit hindi mo ibabalik ang kinoleksyon ninyo na pira po sa inyong kapwa? At hindi ninyo ipaniliwanag kung saan napunta? Mapagmahal ba yan? Napirahan ninyo ang kapwa ninyong OFW dyan sa Hong Kong? Mapagmahal ba yan? Soriano, sagot ka. Kung yan po ay mapagmahal, at sa mga kakampi na Soriano po, sabagay uubusin ko naman kayo alis na mga kakampi dyan. Hindi kayo makaligtas kasi dito po nakascreen siya to. Pero wala akong sinabi na no mercy. May pag-unawa, kaya inalis kita kayo, alisin ko kayo rito
Para matiwasay ang inyong pagsama ni Suriano, yan ang ibig ko sabihin. Walang masama. Sapagkat kung mayroon pa kayong pangalan dito po, hindi kayo may kasabihan na hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang master mo. Hindi pwede. Kaya alisin ko kayo para matiwasay ang kanyang pag-asasama. Pero hindi ko sinabi nga, no mercy. No? At ang puso mo, Suriano, sabi mo ay mapagmahal. No? Babasahin natin kung ano ang ano nang sa iyo ng mga kasama mo diyan sa Hong Kong. Ha? Kung mapagmahal ka bala. Toto po. Sikon po. Asikon po bayad nila. Okay, mula sa puno. Actually, Sir Pico, puro ako ay ito. Isa po ako is IPC member dito sa Hong Kong. Actually, Sir Pico, puro katanungan lang ang meron kami. Wala po mga sagot. Una po, nakabayad na kami ng registration. Pero hanggang ngayon po, sir, wala po kami nakatanggap ng badge or ano paman. Sikon po, bayad na rin po kami ng aming uniform. Ha? Sir Pico, pero di namin pahawak hanggang ngayon. Third, yung bayad na para sa utiking po, na di natuloy, sir. Paano yun? Pasensya na po sa iyo kung nagtanong, Sir Pico. Okay. Yan, sabi niya, Sir Pico, sa kanya kami nag-abayad at apirmado niya. Sana po ibalik na lang niya pira namin dahil hindi natuloy ang utiking. O Suriano, ang panalangin ng iyong mga kasamang OFW na pinirahan ninyo dyan, panalangin niya na ibalik ninyo ang kanilang pira po sapagkat pinaghirapan niya yan. Kaya ang mga sinasabi mo, Suriano, hindi tugma o rangkop sa mga ginagawa mo. Totoo yan. Ang laman na lagi ng bibig mo ay kayabangan. Pati yung sweldo mo na 130,000 pesos ay pinagmamalaki mo pa. Hindi nga nagmamalaki ba dito na mayroong sweldo po, kapitan sa barko dito, may git 1 million eh. O, sama-sama kami ditong kumain. Pero never akong nakarinig na, ay, malaki sweldo ko. Ikaw pa lang ah. Alam mo, sa panahon ngayon, ang 130,000 ah. 130, 130 pesos lang yan noon ah. Kaya lang ah, dahil Hong Kong yan at dollars, kaya parang malaki. Pero hindi ka magtagal dyan ah, kasi mayroon akong alas na. At ang iyong text lagi ay puro paninira. Paninira ang iyong text. Hindi kayo, akala nyo kahit saan kimatang. Alam ko galaw ninyo dyan. Sabi niya, sabi niya, OMG. Grabe naman mga kabastusan nila kay Sir Pico. Hindi naman tama yun. O kita mo mga giliw kong mga tagapakinig dyan sa Hong Kong po. O nahalata na grabe ang kabastusan mo sa iyong mga sinalita na hindi tama sa akin. Sana po, sige, explain din ni Sir Suriano kung saan napunta ang mga bayad namin ng utiking dahil di natuloy. Sorry sa reaksyon ko, mga sir. Yan po ang nakasulat sa yan. Kahit ano pang pagmalaki mo at linis mo sa iyong sarili, madumi ka na. Dahil sa tanda kong ito na kalaban mo, ay tinatapunan mo ng mga masasamang salita. At ipalabas mo na ako pa ang masama, ako pa ang devil. Mayroon ba taong nasa Diyos na ang kanyang pananalita po ay
puro masama sa kanyang kapwa? Ha, Suryano? Di ko sukat akalain na makatagpo ako ng tao na pareho sa iyo kabastos. At ayan po ay napuna na ng ating mga taga-subaybay. Kaya lang ang iyong mga kasamahan diyan na pikit matayan. Sapagkat nasa iyo ang kanilang diehard. Naunawaan ko naman yan. Kaya nga alisin ko sila para magsama-sama kayo. Kasi hindi man sila ng makaservisyo sa dalawang amo, two masters. You cannot serve two masters at the same time. Tapos ang iyong pamuna lagi na gusto mong ipahiya ako. Tulad na nga sabi niya, ay oo nga pala na, hindi niya pala naintindihan yung idiot. Dahil in English ko. Kaya nga eh, dahil bubo ko, pumunta ako kay Merriam-Webster at tinanong ko kung ano. Ngayon, ikaw pa ang tama. Mas bright ka pala kay Merriam-Webster. Oh, hindi ka nakakahiya. Namulat sa pulpo, walang tama. Mayroon sana tama isa. Pero namistikan ko pa kasi nung sabihin mo nga, matanda ako, tama yon. Tama, correct ka. Pero nang dugtungan mo na matanda nga, magnanakawa, di mistake ka. Kaya zero ka. Zero ka. Marami dito, akala mo lahat na ito. Nakasave ito. Nakasave ito pagdating ng panahon po. I-supply ko ito na additional evidence po. Yan. Tapos masalita ka dito na maging may nahon na po tayo at ito po. Maging may nahon na po tayo at gagawin po natin sa pag-asampa ng kaso kay Pico kasama sinuman ng mga kasabwat niya po. Ang dugtong mo dyan kalagay na pahamak sa dugtong. No mercy. Talaga ito. No mercy. Tapos sabihin mo mapagmahal ka sa kapwa mo. Kababanggit mo lang wala ka palang awa. Aber. Araw-araw bumabala. No? Balik sa iyo ang mga masasama mong mga pananalita. So yan. Sabi, mag-aral ka dyan sa ibang mga matatanda na hindi mo na para maturuan ka ka ng good manners in a right conduct. Panay, yung lesson na namin yan noon na sa grade 4 ako. Kailangan na may GM, good manners, RC, GMRC, good manner in right conduct. Wala kanya na GMRC Suryano. Wala. Walang na wala. Sapagkat kung magsasalita ka minsan, baka nakalimutan niya, na demonyo siya. Ito sabi niya. Sabi niya. Maging mahinahon po tayo. Ayan po, sa panig ng Diyos, kailangan maging mahinahon. Correct. At ang gagawin po natin sa pag-asampa po ng kaso kay Pico, kasama sinuman ng mga kasabwat po niya. Karapatan mo yan. Pero ang mistake mo nito, dinugtungan mo, no mercy. Oh! No mercy. Kundi mistake naman ito. Oh, instead na nakurek ka na, mistake ka na naman. Sa mga kasama ni Suryano, tulad kay Kendra, dito natin mapatunayan ang tunay na motibo ng bawat isa. Nagtatanungan ako, question na sila. Ano nang isip nila kung sino ang traidor? Baka isa sa nag-text dito. Okay. Wala naman tayo makukuha o ikakayaman sa pag-is-is. Ano is-is naman? Not unless gusto na iba tumaas ang rangka. May mga rangko. Pero di mo ba naisip kapatid na wala nang halaga para manatili pa tayo sa SIPC
Kasi matagal na inalis, nang inalis ang humanitarian noong June 15 pa. Pero kung gusto mo sumali sa kabila, pwede na po tumalon agad dito. Kung sino ka man, you are not belong here. Siguro ang nag-text nito kakampi natin. Okay, ito ang sagot ni Soriano. Mga kasama, nandito po tayo na may isang layunin. Correct. Okay. Anong layunin? Mamaya baka hindi naman. Ang makatulong po sa kapwa, hindi sa sarili. Wrong. Paano? Paano nga? Tutulong sa kapwa, hindi sa... Bakit inyo hiningian ang pera ang tao diyan at pinira ninyo? Tulong ba yan? Abi Soriano, anong definisyon ng pangungulitan ng pera? Tulong or perwisyo? Abi, kay, ikaw ang pinaka-bright. Abi, tanungin ko ang apo ni Taisimo. Ano ang definisyon ng mangungulitan ko ng pera? Ako tong wala. Inglesyen ko, gusto mo Inglesyen? Akala mo, hindi ko alam ang English niya na. Scam. Kung mali pa yan, hindi. Pwedeng swindling. Swindling or stapa. Kita mo? Hindi ako naglagay ng tamang definisyon kasi baka iba. Pero yan, sa tatlo na yan, tumpak. Okay. Ito ang sabi niya. Ang makakatulong po sa kapwa, hindi sa sarili. Di rin. Pinipira niyo ang tao diyan at parang sarili. Baliktad ito nga sinasabi mo. Ibalik niyo muna ang pera para maniwala ako na tumutulong kayo sa kapwa niyo OFW. Hindi kayo namimira. Koleksyonan niyo ang tao tapos pamimira. Tapos, ang inggit at kasakiman ay hindi po mananaig sa ating kalooban. Hindi ba inggit at sakim yan na koleksyon ninyo ang pira ng tao at hindi ninyo ipaliliwanag kung saan na pumunta, kundi binursa ninyo? Hindi kasakiman yan, hindi inggit. Tagalog na, i-English mo kung gusto ka mag-English Anong ibig sabihin? Englishin mo. Pati ikaw, Aris, Englishin mo rin. Ako manatili lang ako ng Tagalog. Malalim ako, akala nyo. Ayaw ko lang kasi mag-salita na baka mag-akamali ako sa isang pagkakamali ko lang, one word lang. Sira ako dito. Bilang leader ko, ayaw kong mapahiya tulad ninyo. Mamaya, tanungin ko nito mga matatalino kung tama naman grammar nito ni Aris. Pero palagay ko do, hindi tama mo. Okay. Pinagsama-sama po tayo na may isang pusong mapagmahal sa kapwa. Ang daya-daya mo. Kung minamahal mo ang kapwa mo, huwag mong kunin ang pinaghirapan nila, ang pinagpawisan nila. Kung ipinagkatiwala sa iyo yan, Soriano, at hindi natuloy, ipaliwanag mo na dito pumunta yan. Maliwanagan nila, kesa ang isip nila at damdamin po ay naghihinakita sa iyo. Sapagkat sinamsam mo ang pira na hindi sa iyo. O yan, tapos sabihin mo nga, mapagmahal sa kapwa. Wala kang mapagmahal kasi ako kapwa mo rin, di ba? Pina-explain lang kita, sinira mo ko. Bubo, idiot, gago, ano pa? Manluloko, apat na babae, magnananakaw na matanda. Kaya may pagmahal ka sa kapwa mo? Pura ako, may narinig ka sa bibig ko. Maliban na lang sa binabalik ko sa iyo para matauhan ka at malaman mo ang nasaktan ka nga, binabalik ko lang balandra na lang yan, ako pa. Tapos sisigaw kayo dyan manahimik na lang ako. Ano kayo, ano kala niyo sa akin, uto-uto? Tapunan ninyo akong tapunan ng masasamang salita tapos hindi ako maglinis.
Eh ngayon ay binabalik ko, di, kayo ang madumi. Tulad niyan, saan ang puso mong mapagmahal, Soriano? Sa kakak, dito pa lang eh. No mercy. Ah, kurik ka na sana, dinagdagan mo naman ng kadibil, dibil mo, dibil daw ako eh. Ah. Paano mo masabing dibil ako? Unang-una, hindi ako sa camera. Tulad ng sinabi mo. Kung iyan ay tinindigan mo, sino ang inaskam ko? Ah, pangalawa po, hindi ako bubo. Dahil kung bubo ako, hindi kita pwedeng kurikana. Ha? At hindi ako manluloko. Dahil sino niloko ko? Sabihin mo. At apat ang check. Eh sabihin mo, magbigay ka na kahit isang pangalan na. Ha? Puro kapalpak. At mag-nanakaw ako ng pira ng taong bayan. Saan kang tama? Kahit isa wala kang tama dyan, Soriano. Dahil sabihin mo akong debel. Ikaw ang nagsalita sa akin ng salita ng devil po. Kaya mga giliw po nga, mga taga-subaybayo at taga-pakinig po, kayo na ang mag-timbang-timbang. Kasi dito naman kagabi sa alas 11:20, sa text niya, sabi niya po, isang oras lang oh, alas 11:08 ng agabi. Wala pa ngang ilang minuto. Sinalungat niya na ang sinabi niya, na siya po ay mapagmahal sa kapwa. Ha? Matipay po tayo lahat ng pagsubok, lalo na sa mga kampunan ng mga masasama. Pero dito po, sa unang chapter ng kanyang sulat, magmainahon po tayo at gagawin po natin. Yan po, yan ang tayo mo. Alagay mo. Basahin. Mapagmahal sa kapwa po. At matulungin, pero last na paragraph, maging mahinahon po tayo at ang gagawin po natin ang pagsampa ng kaso kay Pico kasama sinuman na kasabwat niya po. No mercy. Salita pa ng Panginoong Diyos yan. Kahit anong mong pasanto-santo, lumalabas sa bibig mo ang salita ng demonyo. Di ba? Lampo ka naman, Soriano, na sabihin mo na ito po. Kala mo kung sino nga santo ka magsalita. Ha? Mamaya kinontra mo, ha? Ikaw lang mismo kontra-kontra. Ay walang iba ito. Sakay ka mag-anak na, Soriano, kontra-kontra. Kontra-kontra. Di ba? Kontra-kontra. Ah. May ay sus, naalala ko. Kaya pala na ganyan ka kasi ako mag-anak mo. Kontra-kontra din si Soriano. Di ba? May kaso nga siya eh, ng rape ng lalaki. Eh. Kaya pala ikaw ganyan. Oso. Kontra-kontra, naalala ko. Huwag ko lang sabihin, basta marami naman Soriano eh. May alam akong Soriano na kontra-kontra ang kanyang deklarasyon. At may kaso na ayaw ko kung ano sa kwanan. Basta lalaki ang kanyang ano eh. Oh, okay. Ganyan ka, Soriano. Kontra-kontra ang mga sinasalita mo. Halatang halata ka. Okay? Okay, sabi niya. Sama-sama po tayo ha, na may mga isang pusong mapagmahal po sa kapwa. Maging matibay po tayo sa lahat ng pagsubok. Lalo na sa mga kampunan ng mga masasama. Tayo pa rin ang magkatagumpay sapagkat kakampi natin ang Diyos Ama. Ama ng ano ha? Federasyon? Ikaw ha?
Kasalanan ko ba kung magbakla ang pananalita ko? Okay. Sabi naman ng isa na ang pangalan ay si Aris ang nag-replied, no? Si Nina. Si, okay. Nasasaktan sila sa tuwing may maganda at mabuting nagagawa ang kung kamanda. Playing a victim sila, do they care about helping other na nagagawa na ng paraan ng hukong humanitarian. Dito naman napanggain kita. Ikaw, Anina, nasasaktan daw tayo at tuwing magaganda at mabuting ginagawa ng Hong Kong kamanda. Magaganda ba? Nakunan nyo ng pira? Tapos hindi nyo ma-explain eh. Oh? I suppose though. Oh? Ano nga maganda ang ginawa nyo sa Hong Kong? Aber. Diyan ako nang galing. Ano nga maganda ang ginawa ninyo? Ang mangulisyon ng pira? At iba nga registration, hindi pa nga nakarating dito. Huh? Kaya nga marami nagreklamo na hanggang ngayon wala pa silang ID at badge. Ay paano namin gawa ng badge at ID yan? Hindi nakarating dito. Ang application form at ang registration fee. Yan ah. Mamatay ka sa ugtas na Suryano. Ikaw pang apo ni Taisi Musa Gimaras ba? Nali ko gani maghuhot ako buya ng mga karandang na lumupad hanggang Hong Kong tapos ka butas-butas pati ang baga mo, puso mo, atay mo. Kala mo ha? Ikaw naman, Anina, bakit kami mag-ingit? Anong kaingitan namin diyan? Ang pangungulikta? Ha? Tapos daw, magpipirma sila, magpapayad sila sa kaso sa akon? Anong kaso? Dahil may na-receive kami? May resibo? Pag malaman na ni Doktora Castillo Mendoza, ay, buti na lang, paalis na siya. No. So, iyan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Bago ako mag-break anay mo, no? Mag-break ako muna. Pero ma-music tayo para paano? At saka pwede rin kayo mag-request. Ay, grabe itong si Suryano. So mga giliw na naming mga taga-subaybay po, hihingi ako ng konting minutos o pagkakataon para mag-personal necessity dahil ako po ay magpatugtog muna tayo ng mga magagandang awitin, pero promise ako po, ako ay babalik po pagkatapos ng awiting ito. When I in awesome wonder
Maraming salamat po. At bago tayo sa pagpatuloy po, ay bigyan kong pansin at basahin ang mga pagbati po ng ating mga giliw na taga-subaybay. Pero bago pa man yan po, minsan na alaala ko rin at naramdaman na sapagkat maaaring minsan makadegrade ng aking pagkatao ang tuloy akong bumaba sa level ni Suriano at makipag kaya unawain ninyo ako kasi minsan magsasalita ako na para bang iniinis ko siya sapagkat ayaw ko kasing bumitiw ng salitang galit ako kaya sa mga paraan na ako na yan ay sigurado ako maiinis yan. Okay nga. At ngayon po bigyan ko pansin ang pagbasa ng mga pagbati po ng aking programa, no? Okay. Mula po sa kay kapatid na Johnny Selva, kapatid na Efren Obilia, kapitan, ha? Gawin kitang amidyora. Kasi bigyan kita na one rank higher kasi nung doon ako sungkong talagang napakaganda ng kanilang pakikitungo sa akin na hindi ko kapatid na Efren makalimutan ang inyong mga magandang pakikitungo sa akin at pagtanggap sa akin bilang inyong mga kaibigan. So tandaan mo yan, mula ngayon po ikaw ay pinopromote kita sa major na rangko, ha? Okay. Mula naman sa kay kapatid na Jordan Roldan ang kanyang pagbati. Magandang hapon po, mahal naming Supreme Commander General Jenny Impico from Solid Provost Martial Hong Kong Command. So, Soriano, diyan mo malalaman na hindi po ako nag-iisa diyan sa Hong Kong. Baka mas marami pa nga kami. No? Kaya wag mo masyadong akong malaitin diyan. At siguro kung darating ang panahon na napupunta ako yun, hindi ninyo malaman na kasi no kasi kung malaman ninyo ay baka disturbuhin ninyo ako na pero ay kaya pag-usapan kasi mga giliw kong mga taga-subaybay kagabi po ay matagal ang aming pag-uusap ni Chairman Teborcio at napag-usapan namin na bukas po ay siya ang ating maging guest para po ang mga katanungan po ninyo ay pwede nating pasagot sa kanya. Ngayon pa lang po sa mga kapatid na gustong may itanong, i-text ninyo dito.
para maihanda ko yan sa programa bukas. Na? Kaya, kung nga sila magsalita, kung hindi ako nagsumasagot dito, ay akala nila wala na Alpha Omega eh. Si Tiburcio Peak at ang kuha na Uruplata. Hindi nyo ba alam ah? Ako pa nag-abigay ng SPE sa Uruplata. Nagkamali po kayo. Sige po, kapatid na Roldan, Jordan Roldan po. Okay, napakaganda ng mensahe para sa akin po. At napakapangit na mensahe ito para kay Hilbert Asuriano. Sipin mo yan. Magandang hapon po, mahal naming Supreme Commander General Jenny N. Pico. From Sulit Provost Martial Hong Kong Command. Ikaw mayroon ganyan na may sulit kang grupo. Sabi niyo humanitarian. Hindi nga kayo matanggap doon sa Philippine Consulate. Gamit niyo pa ID sa PC. Ano kayo, hello? Kasi pinapunta ko to ang ating mga leader at mga supporters. Marami sila. Kaya hindi ko lang ina-post ang picture nila kasi baka mamarkahan ni Soriano at anuhin naman, murahin naman sa tics. Yan, pinakita ko kanina. Abi Brad, ipakita uli. Para nagsasalita ako na totoo na may... yan, hindi ba? Akala ko yan. Okay. Okay, habang na naka-post dyan, patuloy lang ako sa pagbasa ng mga pagbati. Pero mga giliw kong taga-subaybay, hindi ko naman ugali ang style ko sa pagsasalita sa ngayon. Pero pagbigyan na ninyo ako para bang ginagawa ko sa kagiliwan at dibangan na lang. Kasi wala talaga kumbaga walang pagdidibatihan dito sapagkat alam naman ang tao na ito siya po ay sira. Sira yan. Hanggang ngayon, ganun pa rin isyo eh. Ito pa rin . Ang isyo niya, sabi niya, panay ka sa nangalingan, Kapiko. Kaya napakalaking kaso haharapin mo. Ayaw mong tumigil sa dakdak mo. Hindi mo na kami member para maganyan ka, idiot. Kulong ka 100%. O de, ganun pa rin, parang plaka nga sira. Tinasagot ko na yan . Hindi ko pabalik-balik ako sagot. Wala. Dito tayo sa bago. Kagabi lang yan, mga kapatid. Alas 11:08 ng gabi po nang matanggap ko yan. Okay. Yan din ang panahon siguro ng kanilang alam ninyo, hindi ko malaman kahit anong gawin nyo. Okay, patuloy-patuloy tayo mga giliw kong mga taga-subaybay. Kagaya ng pinapakiusap ko sa inyo, unawain lang muna inyo ako ngayon. Pagdating sa seryoso po at sa pag-implement na iba naman ang style ta. Style Suriano lang ito. Sa ganyan ko lang ito ginagamit. Pero sa ibang din naman. Kaya ipagpaumanhin ninyo. Kasi yung mga sinasabi, hindi sinasabi ng tunay na lalaki yan. Ano lang ang sasabi ng sasalita niyan? Paulit-ulit. Na walang substance. Walang sustansya. Okay. Okay, mula naman kay kapatid na Prince Agustin. Natawa si kapatid na Agustin. Daw magwa man ang kulor ko sirba. General Pico, sir. Daw maladlad man ko ba? Kaya daw nainggit ako sa imo. Angayan kagid. Okay, sir. Imperasonate kay Soriano. Kilala ko man siya. Kilala ka gali. Diyos ko, maluluyuan. Kilala ka. Okay. Kilala ko man siya, sir. Good day po. Okay, narin lang. Aswos. Akala ko ako lang. Okay, good day po sa lahat. It's a PC. Mabuhay tayong lahat. O, Soriano. Ganyan, ha? Okay, mula kay Jordan Roldan, ang Coronel Jordan Roldan, ay salute, sabi niya. Si kapatid na Ipren Obilia, kay grupo ta, ating grupo yan . Kapitan, kayo mga Colonel na, so, iwan rank higher ko siya sa rank kong major.
Bukas po, i-text mo kapatid ni Efren Obilia, eh, picturean mo yung ID mo back to back para pagawan kita dito ng ID na may promosyon ka one rank higher. Hayaan mo sila kung hindi sila maniwala. Bukas mapakinggan ninyo at makita po si King Tiburcio po. Maging bisita natin. Nung nakaraan nga, wala na daw ako kay Tiburcio. Maraming isa. Hindi nyo pa alam ha. Lagi kami nag-uusap ha, ni Chairman. At kahit ano mangyari po, Chairman ko yan. Kahit ano yung sira sa akin sa kanya, hindi nyo masisira po ang aming relasyon ha, bilang nag-isa kami. Ha? Na ipangarap sa bansang Pilipinas po ang pagbabago po. Hindi kami sumusurrender po sapagkat nasa amin yan eh. Ibinigay ng Panginoon yan para tungkulin, para tuparin namin, para sa kanyang bayan, sa kanyang bansa po. So mga kapatid, kung mayroon kayong question, isin lang ninyo kasi isahin lang natin ang tanong. Maring ang mga question po ay para pareho lang yan. No? Mga katanungan. Maring mayroon tayong mga apat o lima katanong, pero buti na yung makonsensus ko, makuha ko ang inyong isip at damdamin kung ano ang... kasi sabi ni Chairman, sabi lahat ng tanong nila sasagutin ko. Lalo na ang aking tanong, alam mo ko ano, Chairman, marami na dito ng mga Pilipino na hindi na makapaghintay. Ano ang gawin natin? Siyempre, masagot niya. May kasiguruhan na ba na may kukunan tayo? Yan po, maririnig ninyo bukas. Kaya ang programang ito po, programa ng pawang katotohanan po. At ayaw ko dito magsalita na wala akong patunay na baka isipin ninyo para makakumbinsi lang ako sa inyo, gagawa ako ng kwento. Si Suriano mayroon na. Maraming kwento yan. Lalo na ang mga latag. Sa mga nagtatanong na sayang daw ang kanilang 3,200, hanggang ngayon wala pa daw work. Ay! Bakit ba tinawag kayo na pumunta dito? Okay, complain kayo. Hindi naman ito magic na pagbayad niyo sunod na buwan, bigyan kayo, ano kayo, hello? Sa latag lang yan, na kung magbigay ka ng pira mo, eh bumalikan ka. Walang promesa niya na dito sa SIPC po. Maaring ang nag-recruit sa inyo at nagtanggap sa inyo, promesa latag. Baka nga sa latag pumunta pira niyo eh. Ay, nalista ko mga pangalan ninyo. Mawalan kayo ng karapatan sapagkat ininsulto ninyo ang SIPC po. Totoo yan ha. Miyembro kayo, ang papel ninyo maghintay lang ha. Nagmamadali nga kayo, kami pa. Kaya mga giliw kong taga-subaybay po, magpaumanhin ninyo, pero sino bang hindi nagmamadali? Ang gusto ninyo, pagbayad yung sunod na linggo, kukunin nyo ng milyon sa latag yan ha. Dito sa HPC, walang ganyan ha. Katapusan ang latag, mamigay naman ho. Nung apura, wala na, hindi na tuloy. At saka, totoo na saan sila kukuha. Ang pira nyo, kukunin nila, pero yung pinapangako, mga scheme nila, maniwala kayo dyan. Hindi nga ni Kura pa naubos, bigay pira dito na koleksyon eh. At kung totoo yan, bakit pa kayo maglatag sa mga pamasahe ni Tatang? Hindi pa kauwi si Tatang, wala pamasahe. Latag naman, birthday ni nanay. Mga awat, wala yan ah. File lang kayo kasi takot naman sila mag-file kasi file kayo ng kaso, pabuksan ang latag nyo kasi illegal yan ah. Mapailan nyo ko kaso kung hindi mabulabog yan ah. Sino ang invite sa inyo? Kagabi may nabasa ako. Sino pangalan nun? Nakalimutan ko na eh. Pero taga Batang ano yun? Laguna. De siguro taga dyan din nag-recruit sa inyo. Tanungin nyo muna. Baka sa latag pumunta ang pera ninyo. Sana ko na nahimik story ano? Latag naman titirahin ko eh. Kaya lang ito, ipatuloy muna ko ha. Mula kay Jordan, Roldan, Salot. Ayan na mo.
Oh, Jordan, Roldan, Blizzard. Okay, mula naman kay kapatid na rin sungkuya. Magapakatataga dyan kapatid na rin sungkuya. Dumating na dyan ang espiritu ng demonyo na mga agaw na rin. Oh, oh. Ay, kapatid, kahit tayo-tayo na lang matuloy ang gusto doon sa kabila. Okay. Oh, sabihin mo sa kanila, ang gusto lumipat ng bakod. Ah, no problem. Okay, ito rin si kapatid na James Obnod, no? Magandang hapon. Ganon din kay kapatid na Ridan Garcia. Kapatid, alam ko nga matatag kayo dyan. Huwag kayong maniwala dyan sa mga paano. Unang-una po, hindi sila kilala ng buong Pilipinas. Dyan lang si Luilo. Ako po, buong mundo na. Paano nila makuha sa akin yan? Kasi ako, ang pangalan ko, i-research ninyo. At mag-connect kayo doon sa Pentagon kung sino pangalan ang doon. Pwede ba yan na ikuditaan nyo ko, ipalitan nyo ko? Eh, hey, Deber. Bakit? I-recognize ba sila ng global pandar? Hindi. Oh. Okay. Magandang hapon, kapatid na Ridan Garcia. Still watching. Kung mayroon kayong tanong, i-text lang, no? Para pagkatapos ng programa ko po, aking sikasuhin, para bukas po ang mga tanong nyo ay ating tanong. Book, pabila, still watching. Ura, gingabulag, dyan kasi manuwa ko nga karay. No? Papayin sa dana dyan, may istorya, tatan kang atan na lingwahe. No? Balaan mo, para maglibag ulunda ko na ko dadi naghalin nga kalibutan ang dakarang na pangampal man. Walang musturyahan ko kadya sanda ka mga bawa ura kasi nakamaan ko ano bawa kama-kama ti man anda nga tingin pamaltak ni taisi mo ang kama-kama sa Gimaras pero ang mga bawa ura pa sanda ka kamaan na tingin isturyahan ko sanda nga ang lulo ko pun mamunito ginawahig na lisda ginagaway ka ang ngaran mo galak ka nga bunit sa luunda ko na pangambal ka nga tupad balay na ko na ura mo lang panakparay ko na gangarangar na ko na ang asabor na ko na ura malasay ko na hindi mag-agi sa bunit mura si lulo natin. Okay, okay, book pabila, magandang hapon na. Okay, Ridan Garcia, so grateful. Talaga, Anthony Silva, bakaray aman dyan ka rin dyan star, Antipulo. Okay, kapatid, mayan ayad nga hapon, si Ana Valdez, si Ana Valdez, taga Isabela, Kawayan. Kapatid na si Ana Valdez, ang may bahay ni General Arnel Mijares, no? Siya kaya to, baka iba. Oh, okay lang. Okay lang. Okay. Kung hindi ka man, di pasuri lang. Kasi ang alam ko nga, baka nakatingnan ko ha, baka magkagulo-gulo to. Baka mga ingi ako ng pasensya kung hindi ito totoo. Parang hindi. Sorry lang kasi. Ang may bahay kasi ni kapatid at lab namin na kapatid din si Valdez. Sorry lang kapatid na Ana Valdez. Kung hindi ikaw ang ibig ko sabihin kasi mamaya i-search ko kasi maliit ang picture mo dito pa. Pero bilang kapatid sa SIPC po. Okay, sorry at anuwain mo basta binabati kita ng napakagandang hapon. Okay, si kapatid na Kutiski salutin. Okay, ni be safe. Okay, thank you kapatid na Kutiski. Kaganda-ganda ng pangalan. At bagay na bagay sa iyong kagandahan kasi maliit ang picture dito na sa Matipulon. Pero kung palakihin ko mamaya ito, maganda. No, si kapatid na Kutiski sa Lutena. Okay, ito si Mama Liems still watching, Mama. Magandang hapon sa aking tapata na direktora general ng Zamboanga City po, si Mama Liems, si General Brigadier General Laila Ayani po.
magandang hapon. Bigla akong nasigla kasi nabasa ko ang iyong pangalan at patuloy kang nanonood. Okay? Okay, Jenny Bibang, Taguba, hello sir. Okay. Hi din and good afternoon sa iyo, Jenny. Bihang, Bibang, Taguba. Okay, mula naman kay kapatid na James Omnoda. Isang simbolo ng pagkadispirado at kawalan ng pag-asa ang pinapakita ng mga kalaban ninyo Supremo General Pico dahil sa kanilang personal na interes sa organisasyon at pagpapamahala at paninira sa kapwa. Okay. Okay, kapatid na Johnny, Johnny Selva, still watching. Okay, Isaac Narod Bungot, still listening. Okay, si Mama Liem, still listening. Potiski, salutin. Ha, ha. Hala, sir, preach, hindi ka mag-ladlad. Kalma lang, God bless. Oh, nanay ko. Mahabaging Panginoon. Jaguar Lusada, still watching. AG Gallardo, still watching. Rins Sungkuya, may favorite commander. Kakayanin ito more power. Okay. Okay, bro. Nakaniko Dison Unyati, watching from Semirara, Kaluya, Antique, Sir Agadbe. Makuna, ama, sipin mo yan, Suryano. Kung ano kalayo ang Semirara Island po, sa gitna ng Mindoro at Panay Island na sa tingin. O, nakikinig at doon ang maraming mga barang. O, isang text ko lang yan at padala ng picture mo, tapos ka. Kaya lang, baka makonsensya ako at saka ito. Kung desperado ka talaga, Suryano, dahil una-una, dito po ay laging zero ang grade mo. At lagi kang pinag-tatawanan na dahil sa iyong kabubuhan po. Huwag kang mag-suicide, ha? Ha? Makonsensya ako. Huwag. Sabihin mo lang, bigyan kita ng chick, ha? Mamaya, ha? Huwag mong dugtungan. Pag may dugtungan, ay tapos, mistake. Okay, nga Rodat. Okay. Mula kay kapatid na Hana Hinulsano, still watching. Oh, kapatid na Chigan sa Castellanes, si Mama Chi Castellanes ng Pabia Kamanda, Iloilo, still watching. Mama, sorry lang sa mga estilo ko kasi inapagtas ko lang ni Suryano. Galing lang kung hindi ka mag-suicide, ay basi ko, mag-suicide ka, makonsensya ako. Hindi. Hindi ka mag-suicide sa hiya mo adlaw-adlaw nga pirmi ka lang zero. Zero. Uragit kwan mo. Uragit gusto. Uragit kurek. Makin mura mahambal. Nga mga maaawain daw. Maaawain na puso. Pero ang isa yakatis ko na no mercy. Saan ang awa mo dyan dahil no mercy? In English mo lang yun mo. Oh, in English mo lang yan kasi alam mo oh, na hindi ako marunong mag-English, sabi mo. Kaya pala sige, hindi mo alam ang ibig sabihin ng idiot kasi in English ko. O di, hindi ko alam kung nagtanong ako kay Webster, Miriam Webster. Titinuruan ako ni Miriam Webster na ang ginturuan niya ako na ang definition ng idiot is mahirap na kasi magsalita na disigurado baka balikan ako ni Suryano kag mistikan ang inambal ko tapos gid ako ambal ni Suryano kaya nga sabi niya hindi mo na intindihan ang ibig sabihin ng idiot sapagkat in English ko. Oh ti. Dahil matalino ang English daw, ang ibig sabihin daw ng idiot is ano, expression. Titinanong ko si Miriam Webster, ang totoong definition ng idiot is a foolish or a stupid person.
Ay, pwede palpa ka naman, zero ka naman, Suryano. Bright ka. Oh, saan ka nakakita na ang definisyon ng stupid is an expression? Tapos, pagtawanan mo ako dahil hindi ko baka intindi ng English, maaari bang hindi? Ayoko lang mag-English kasi hindi natin ng lingwahe yan. At baka magkamali ako. International to eh. Isang pagkakamali ko dito pa. Sira ako dito. Kuna, ha? Ang Supreme Commander nag-English-English sa grammar. Tingnan mo si Ares. Oh. Ako hindi ako mag-English. Bahala ng Amerikano mag-translate ng Tagalog ko. Kagaraya. Ha? Ay. Emperador nga ng Japan eh. May translator eh. May interpreter. Translator, oh. Ay. Hindi naman ang karunungan or ang kaalaman ng tao, hindi lamang basihan na marunong ka mag-Ingles. Noon may kaibigan ako na US Navy. No? Si Robert Cavalier. Di siyempre, ano ko nag-Ingles, pero hindi marunong magsulat. Oh, kala nyo. Hindi yan batayan na kung marunong ka mag-Ingles, bright ka na. Oh, abe, sorry, ano? Ano natin dalawa? Naka-police ka, naka-army ako. Naka-barangay captain ako, ikaw singer din sa Hong Kong. Ha? Naging supreme commander ako, ikaw, tao ko lang. Sino bubo sa atin? Hong Kong pa lang nga, hindi mo kaya eh. Kung ating timbangin. Ha? Sus. Kaya lang na mahirap kasi dito lang kita gridan. Mamaya wala pa siyang chiki. Okay. Okay, mula kay Nilo Almasin. Good afternoon, sir. Director General Jenny Pico. Lieutenant General Emilio Chan. Adjutant General Chito Chan. Colonel Rubin Dalupan ang aking kaibigan. Kung hindi dahil sa kanya, kami ay hindi nakapasok ni Brigadier Rinaldo Gutwa. Ano no? Granaldo Gutwa Bana sa HIPC. Sa lahat ng HIPC pamilya sa buong mundo, mabuhay po tayo. Still watching from Cebu Command and God bless po. Ayan. Suryano, may ilang tao ka lang dyan na nagsimpatay sa iyo. Ganyan kasakit ang mga binibitiwan mong salita sa akin. Libo-libo po ang nagmamahal sa akin. Kung ano pansinin niyo po, tuwing babasahin dito yan, hindi nawawala po sa kanilang messages na mahal naming Supremo. Marami ang nagmamahal sa akin. Pero wala nga akong nabasa dito na mahal naming Hilbert Suryano eh. Oh, tapos ganyanin mo lang ako. Kaya lang sinisakyan lang kita. At bumababa ako sa level mo kasi ganyan ka eh. Hindi tayo magkaunawaan or magintindihan ko sa taas, ako sa ilalim ka. Or ako sa ilalim na sa taas ka. Oh, dito tayo. Sipin mo yan. Nahirapan ako noong lagi mong sinasabi, pailan kita ng kaso, makukulong ka 100%. Life ang sintensya mo. Araw-araw. Sa sobra akong sabi ko wala pa rin. Unahan ko siya. Hindi na pailan kita. Ikaw talaga. Oh. Nahiya ako sa iyo kung hindi tayo makita sa korte. Na magpaganda ka. Okay. Total, sirain na naman to. O, di, sirain na. Kanya-kanya tayo harap sa korte at sagutin eh. Oh, para masaya tayo. Okay. Pumula kay Ridan Garcia, kapatid na Ridan Garcia. Sir, sa tanan, himuon gidna ni Suryano. Suryaning. Okay, Suryaning. Nga dipinsa para sa kaugalingon niya kay ang ginakadlaw ay kinakahadlukan niya sina basi maga mapanitan na ka mga ginapang agrabyado niya sa Hong Kong ha basi nag-aniwang na siya sir ako na sumisyon daw kaagi lang sina ka kilkig sitwasyon niya subong ang tuod.
natatakot ako na baka maisipan na ni Suriano na magsuswide. Makukonsensya ako. Sa napakaliit na pinagmulan, alam ninyo kung anong pinagmulan? Noong siya po ay nagpagawa ng buds, no? Pinakita pa sa akin. Sinabi ko, sabihin mo kay Suriano na hintuan niya na yun. Bawal yan. Hindi ako nagalit. Hindi ako nagalit. Nung makita ko naman sa YouTube at saka sa Facebook, ng uniforme ng HIPC, iba ng kulay. Siyempre, magtanong ako. Sabi ko kay Kendra, sabihin mo kay Suriano, tawagan ako. So pagtawagan ni Suriano, sabi niya, dito sa Hong Kong, bawal ang kulay itim at puti. So nanawaan ko, hindi ako nagalit. Pero nang marinig ko na ang aking DPE nagpadala ng mensahe na sisirain daw ni Suriano, ni Kendra, ni Power Bins ang organisasyon sa mando ni Habido at ni Cora at pati ako. Di siyempre na bigla ako, masama ba yan kapatid na Ridan Garcia na sabihin ko bilang superior? Explain to me within 15 days. Eko sa militare, kage pulis, within 24 hours lang na ganay mo. Oh. Na ngayon, nang mabasa nila ang sabi ko na mag-explain, gumawa siya ng picture na mayroon sa gitna na leon na may corona. Na, kita niya siguro yan. Bay, pakita. Pakita yung ulo niya may corona. At sumigaw, siya, I resigned and I will prepare for the battle. Ayan. Yan, at tapos sunod na araw, bubo, idiot, lahat lang. Siya nga nagsimuno siya. Hindi, sasagutin ko na hindi totoo. Yan po, napakalit. Kaya, naisip ko, baka sa sobra niyang pagsisisi, at maisipan niya magsuside, huwag, Suriano. Huwag mong gawin, matakot ka sa Panginoon. Huwag mong gawin na magbigti. Sapagkat makukonsensya po ako at ang iba kong kasamahan kung malaman nila na namatay ka sa suicide. Yeah. Yan na naman, kaya nga hindi kita pabarang eh. Ayaw kong may mangyari sa iyo. Pero kung gusto mo, butas-butasin ko. Bituka mo at saka sa barang yun. Kaya lang hindi naman maniwala yung kurte ng barang ha. At wala kang i-file kasi walang barang sa kurte. Kailangan na mayroon kang ebidensya. Okay, mula naman base nag-aniwang na ina siya sir kay konsumisyon daw kaagi lang sinakilkig iya sitwasyon niya subong. Okay, mula kay kapatid na rin Songkoya. It's IPC, Banati Command, Solid Command, Buwis Buhay para sa bayan, sir. Sila, sana, sila nag-buwis buhay. tama ka. Sa checkpoint sa COVID-19, sir. Dalawang buwan kami, naka-duty sa pangalan ng HIPC, sir. Tama yan. Wala ginawa. Kapatid Nanila Tobias, still watching here. Kapatid Da Binji Hisura, still watching with you. Okay, Bukol Tobias, kapatid na Bukol Tobias, still watching. Noli Luhimon, still watching. Kapatid na Rimi Lakonsay, still watching. Linda Silva is still watching. Nelson Labador, still watching. Dalidan, Maskiti, still watching, Haniway, Kamanda. Okay. Rin sang kuya, may pinatutunayan na ang HIPC, sir. Sa duty at kaya nagbuhis, buhay kaya. Maganda ang bagong headquarters natin sa Banati, Kamanda. Okay, Enrico Morilla, kapatid na Enrico Morilla. Power, grabing pag-iisip, hindi po nakontento, imbis na makipagkaisa, maraming mainipin ang mag-asisisi balang araw. Fruitful viewing, sir, ginipiko, the truth na expose. Okay, as Jordan Roldan, so grateful,
Kahit tambay, hindi maniwala na ekspresyon lang. Ang nga, idiot. Good afternoon po, Supreme Governor Jenny Pico at sa lahat dyan sa office. No? Pass out po, still watching and listening from Antipolo, Kamanda. Birahi, sir. Bisa makasabot. Si Isaac Narod Bungot, kapatid ni Isaac Narod Bungot. Mula naman kay kapatid Isos. Sorry na pindot ko. Okay na. Mula naman sa kay kapatid na General Nelson Labrador. Magandang hapon po sir, mahal naming Supreme Commander Jenny Pico. Sir, still watching Region 11, Davao City Command 8, other Godspeed. Okay, mula kay kapatid na Numer Solinap, ikamin, still watching, Ana Hinulsano, para siyang till us. Sa Tagalog pa ay higada, di lang ha, mapaghimunong, makatila, dila na, na di siya makabitiw ng di maganda salita. Sino idiota ikaw na mo mayad pa magpatugtog ka na lang ako kaya. Okay, natapos naman ang ating pagbasa. So patuloy tayo mga giliw kong taga pakinig ko. Ito po. Maring hindi bagay sa akin ang aking mga pananalita. Alam ko rin 'yon. Sapagkat parang napaka-unprofessional. Pero unawain ninyo po ay bumaba lang ako sa level ni Soriano para siyempre maunawaan ko at maramdaman ko ang mga binitiwan niyang mga maanghang na salita. Na tulad ngayon ay sabi niya panay ang kasinungalingan kapiko. Kaya napakalaking kaso harapin mo. Ayaw mong tumigil sa dakdak mo. Hindi mo na kami member para magganyan ka, idiot. Kulong ka 100%. Nung nakaraang buwan ata, parang nasabi niya rin yun eh. Kaya kung sagutin ko yan, ahahaba. Kaya dito lang ako sa sinasabi niya. Na siya po ay siya po ay sobrang at sa sobrang inggit po nila talagang gusto nila maging ito po kinorek ko naman ang kanyang sinabi na mga kasama nandito po tayo na may isang layunin. Ano nga layunin nila para pabagsakin sa PC? Anong layunin nila? Hindi naman ako maniwala na layunin nila ay magtulong. Sapagkat instead na tulungan niya ang kapwa niya, UFW po, ay kinilkila niya ng pera. Saan na pumunta ang pera ng mga miyembro ng HIPC po na kinuliksyon ninyo? Iyan ang ibalik ninyo po para magbago ang aking pananaw sa inyo. Ibalik ninyo po. Sapagkat maliit man yan para sa inyo, pero sa naghirap at nagapawis niya na sa mga OFW, sa mga domestic helper po, malaki na yan na kung ipadala yan sa kanilang mga anak po ay malaking bagay po. Bakit ninyo ginanyan ang inyo kapwa OFW? Soriano, sagutin mo yan sapagkat hindi magtitik sila sa akin dito kung hindi totoo yan. Nakalagay nga pangalan nila dito para patunayan ko sa iyo. Dito pangalan nila, ibig sabihin, hindi sila takot na mabulgar at malaman mo. Kaya, hindi ako makapaniwala na ang makatutulong po sa kapwa, hindi sa sarili. Ang inggit at kasakiman ay hindi po mananaig sa ating kalooban. Take mo lang sa kasama mo para mapirahan mo ulit. Pinagsasama po tayo na may isang pusong mapagmahal sa kapwa. Maniwala kaya ko, kasasabihin mo lang, no mercy. Andiyan yan eh, no mercy. Ilang bisis ko na ipakita yan. So sa mga giliw kong mga taga-subaybay at mga taga-pakinig po,
ako po ang nahiya sapagkat ang ganyan ang naging attitude ko at pananalita. Alam ko rin yun eh. Kaya lang kung hindi ko siya babaan sa kanyang posisyon po, paano ko mapaliwanag ang lahat ko? Kaya siyempre, binigyan kong diin at paliwanag para maunawaan ninyo po na si Suriano po, sabi niya, debil ako. Truly, debil ako. Pero ang debil po ay nasa mga bunga nga niya. Sapagkat sabi niya, pinapatnubayan daw sila ng Ama Diyos. Pero hindi ako maniwala sapagkat ang bibig mo po ay marumi, puno ng panlalait po at paninira at pahiya sa iyong kapwa. Lalo na sa edad ko na matanda na ako, tapos ganyanin mo ako, Suriano. Kaya may karma yan. Ang karma niyan, kapag tawag nga, butas-butas na ang iyong atay at puso at baga po. Yan po. Kakarmahin ka. Akala ninyo, akala ko kasi kagabi at wala nang mensahe silang masama. Kaya pala, gumawa sila ng bagong group chat at doon at nakarating nga pa rin. Hindi kayo makaligtas, Suriano. Sana sabi ko na nandyan lang sa tabi mo. Oh, akala mo die hard sa iyo yan. Nandyan lang sa tabi mo yan. Kaya mag-ingat kayo. Sige, hintayin ko yung sinasabi nyo na mag-file kayo ng kaso. Karapatan naman ninyo yan eh. So, basta lang, pagdating sa korte, mayroon na namang pagsusuri yan. At sa mga pagsusuri na yan, bigyan ako ng pagkakataon na ako po'y magpapaliwanag. So, hintayin natin ang tamang panahon po na magkita tayo para po mapatunayan mo ang mga sinasabi mo. Kasi walang walang tumpak ka na sinabi dito. Paano mo malalaman na makukulong ako 100%? Ha? At paano mo nalaman na life ang sentensya ko? Ha? Imposible yan. Ha? Kasi sa ngayon ha, ako ang complainant mo po. Ikaw ang akusado. At dyan sa Hong Kong, huwag kang mamalaki. Sapagkat may mga tao rin ako dyan na mapagkatiwalaan po, na sobra pa sa'yo. Ma-influensya rin. Lata mo, hindi ba? Kaya mag-isip-isip ka, may panahon pa. Mag-isip-isip ka. At sa mga paligid mo dyan po, ayag-hayag naman ang mga picture nila dito sa group chat, alisin ko na rin yun kasi para sabay kayo dyan sa isang grupo. Kasi hindi pwede yung dalawa ang kanilang organisasyon. Hindi pwede nga magkaroon ka ng dalawang master. So ganyan po. So mga giliw kong mga taga-subaybay po, dumating na tayo sa panahon ng ating pagpaalam at bukas po ay muli tayong magkita-kita muli at maging makasama na natin si Chairman TBM, no? Nag-usap kami kagabi na pwede ko siyang ma-invite na maging host para mabigyan linaw at masagot ang mga katanungan. Pero sa mga nagsalita laban sa HIPC po, paglilinis ngayon. Kaya yung mga nagtatanong ng trabaho, sabi ko nga, kung yan lang ang binuupan mo, inanakit, pupunta ka dito sa opisina, trabaho ka, bigyan ka kita ng daily minimum wage. Huwag ka lang maghanap or mamili ng trabaho mo dito. Pwedeng tagalinis ka, tagasaing, huwag lang sa saing, baka lagyan na ng lason. Tagalinis lang eh, at kung mapagod-pagod ang apo ni
Ay, tay si mo, ni Masay, bayaran ka na rin. At kung wala kang gagawin, pwede kang mamulot ng plastic sa labas, ipunin mo dito. Kasi bibinta ko yan at kung mapira ko, isuldo ko sa'yo. Huwag kang mamili. Kasi mahirap yun. Nakabigay ka nga na trito, sabi mo, pero sino binigyan mo? Ah, at sino ang nag-orienta sa'yo? Wala. Isa na ako, nahimik ka lang. Ah, dito rin ang pangalan niyo. Mamaya, ilista ko, ubos yan. Paglilinis ngayon eh. So, karapatan mo ang mag-complain. Harapin ko. Karapatan mo yan. Wala namang pumipigil sa'yo sapagkat ang ating bansa ko ay isang bansang malaya at demokrasya na pinapakinggan po ang bawat hinaing ng mamamayan kung papasa. Kasi hindi lahat ang reklamo mo tulad kay Soriano ay tatanggapin. Isipin mo yan, papayala sa akin na nagnakaw ako dahil mayroon na siyang ebidensya na resibo. Hindi mo ginamit utak mo. May magnanakaw ba na iniisyuhan ng resibo, Soriano? Yan, dyan pa lang, napalpak ka na eh. Na, wala ka talaga sa sarili mong bait. Hindi ka muna nagtanong-tanong kung pwede yan. At tanong ko sa abogado, ate, torne, pwede ba ako mag-file ng kaso na pinadala namin ang pera doon sa Manila, sa Pilipinas? Tapos natanggap nila, iniisyuhan sila ng resibo, pwede akong mag-file ng pag-nanakaw? Yan sana. Hindi yung... Kaya po mga giliw naming taga-subaybay, ang oras po ngayon ay 10:05 po ng hapon at tayo po ay magpapaalam sa mandali. Ako po ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga taga-subaybay, lalo na alam kong nakikinig ang ating minamahal na Chairman Tiburcio. Maraming salamat sa iyo, Chairman. Bukas po, antayin namin. Ikaw ay aming maging bisita o panauhin sa programang ito para po mabigyan natin linaw po ang mga katanungan ng ating mga kababayan po. Sapagkat ang programang ito po ay international po, na lahat sa buong mundo po ay mapakinggan at mapapanood. So magandang hapon sa iyo, minamahal naming Chairman King Tiburcio Villamor Marcos po. Sa lahat ng mga sumusubaybay, maraming salamat. Tulad ng dati po, anuman ang nagawa ko na mga pagkukulang at kasalanan, maring sa aking pananalita, sa isip at sa gawa po, nakapagsakit ako ng damdamin o kalooban ng aking kapwa po. Patawarin po ninyo ako. At Panginoong Diyos, maraming salamat po sa buong panahon ng aming programa ay kami ay iyong iningatan at salamat, pinagkaloob mo ang kapayapaan po. Salamat din sa mga biyaya at pagpapala po na aming natatanggap. Darating ang gabi, Ama, at kami po ay magpapahinga na. Ang dalangin ko sa iyo, bakuran mo ng banal mong kapangyarihan ang lugar na ito para hindi kami mapasok ng mga masasamang loob ko. At bukas ay gisingin mo ang bawat isa sa amin sa bagong pag-asa ng buhay ko. Patuloy mong ipagkaloob ang mabuti at malusog na pangangatawan na ito po ay gagamitin namin sa anumang gawain at pagsisikap, lalo higit sa lahat po sa paglilingkod namin sa iyo at pagtupad ng banal mong kalooban. Panginoon Hesus, dalangin ko po sa iyo, pamagitan mo sa Ama, dalangin kong ito para mapakinggan ng Ama at matanggap ang aking mga pagpasalamat. Ganun din, matatanggap po ang aking mga pag-aaral. Higit sa lahat at sa ibabaw ng lahat, Ama, dalangin ko ang aming tagapamahala na patuloy mo siyang gabayan at bigyan ng
malusog na pangatawan at mahabang buhay. At ipag-asanga lang po sa aming mga kaaway. Dagdagan mo pa ang kanyang karunungan at katalinuhan. At kapangyarihan po para magabayan kami sa tama na pamumuhay patungo po sa kaligtasan na pagdating ng araw ng pag-uupo. Lahat ng ito po ay itinadalangin ko sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng banal na pangalan at karapatan ng aming mananakop at tagapagligtas po na si Panginoong Jesus. Amen. Amen. Alipin mong walang